Okay, so what is up mga ka-Dewit Best? Welcome sa panibagong video na naman. So, yun. So, pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa carburetor, mga idol. So, check natin kung paano ba masasolusyonan yung mga leak. Yung overflow ng carburetor natin, mga idol. Itong tatlong carburetor na to kasi, so, wala siyang on-off kagaya nitong isang carburetor na to. So, madali lang solusyonan pag ganito ang carburetor, mga idol. Papatayin mo lang. Ayan. So, off mo lang yung carburetor. So, solution na yun. So, iwas overflow. Yun. So, isa yun. So, ang pangalawa is yung ano, mga idol, i-adjust natin yung sa floater. So, bubuksan natin itong tatlong carburetor na to. So, ito, wala silang on-off or on-off na gasolina, mga idol, kagaya nito. Yan. So, adjust natin. So, isang solution pa is, kung ganitong klase ang carburetor mo, is wala siyang on-off. So, direct. Yan, direct na siya. So, kinakabitan siya ng ano, mga idol, yung stock nating manifold. So, pinapalitan siya ng manifold na ganito itsura. Yan, yung picture na yan. So, meron siyang suction, mga idol. At saka, pinakabitan din ng ganito, mga idol. Yan. Yung fuel cap na sinatawag. So, yan. So, gumagana lang yung fuel cap dahil sa suction na galing sa manifold, mga idol. So, humihigop lang siya ng gasolina. So, humihigop lang siya ng gasolina kapag umaandar lang yung makina, mga idol. So, pinaka the best yun. Magpapalit ka ng manifold or tapos magdadagdag ka ng fuel cap para iwas overflow, mga idol. Kasi kapag ganito yung carburetor, ganitong klase, mga idol. Yan. Direct na from fuel tank to carburetor. So, possible mag-overflow. So, sayang yung gas. Yun. So, ngayon, papakita ko rin sa inyo kung paano i-adjust yung ano, mga idol. Paano i-adjust yung float valve or yung sa floater para maiwasan natin yung pag-overflow ng ating mga carburetor. Okay. So, bubuksan ko lang to. Idol, so nabuksan na natin yung tatlong carburetor. So, hindi ko nabubuksan tong isa, tong pang-apat kasi parehas lang din naman yung laman niya. Halos pare-parehas lang, magkakaiba lang ng itsura ng floater. Pero isa lang ang purpose nila, mga idol. Ang purpose ng floater, mga idol, is para ma-cut niya yung flow ng gasolina papunta dito sa mga float bowl. Yan. Yan, para maiwasan yung pagkakaroon ng overflowing ng gasolina, mga idol. So, yan. Okay. So, isa lang ang purpose nila. Tapos, meron siyang tinatawag na float pin. Yan, mga idol. Correct me if I'm wrong. Float pin. Yan. Lahat siya merong pin. Yan. Kuha ka lang ng precision screw na maliit para masundot mo yung float pin para lumabas. Yan. Tapos, meron siyang float valve na tinatawag. Dito nakasalpak yan, mga idol. Ito siya. Ayan, nahulog. So, ito yung tinatawag na float valve. So, ito yung nagka-cut ng gasolina, mga idol. So, kung yung gasolina natin galing sa fuel tank, ang gagaling dito. Sa inlet, papasok dito, punta dyan, para pumasok sa ating float bowl. Tapos, ito yung magka-cut yung ating float valve. Yan. So, habang pumapasok yung gasolina, mga idol, so, nakasalpak to. Itong ating floater. Ganyan. So, umaangat naman ito. Yung ating float valve. Yung ating floater, umaangat siya. Yan. Habang pumapasok yung gasolina. So, ngayon, pag umangat na tong floater, magsasara naman ngayon ito. Itong ating float valve. Yan. So, unti-unti siyang sumasara. Itinutulak siya nitong ating floater. So, yan. So, anong nangyayari kapag nagkakaroon ng overflowing, mga idol? So, yan. Hindi sumasara ng
masagad ito, yung ating float valve. Yan. So, posible mayroon siyang problema dito sa ating floater. So, ito yung i-adjust natin. Yan. Hindi siya sumasagad. So, ito ang i-adjust natin, mga idol. Ito. Yung pinaka nagtutulak sa ating float valve. Itong nasa gitna. So, yan. Itong nasa gitna na to. Kasi, itong float valve natin, nakasalpak siya dito. Yan. Ngayon, siya yung nagtutulak dito sa ating float valve. Pero, mga idol, bago ka mag-adjust, pagkabukas na pagkabukas mo pa lang ng ating carburetor, so, check mo na muna to, yung rubber niya. Kung ano na siya, kung durog na ba siya, or hindi na talaga pwede, mas advisable na bumili ka na ng bagong repair kit, mga idol. So, may nabibiling ganito na repair kit online nga lang. So, sa mga, pero, yung ibang shop may nabibiling ganito. Float valve lang. Okay. So, yan. So, i-adjust mo lang siya. Kuha ka lang ng long nose. Yan. Tapos, ipitin mo lang dito, mga idol. Yan. So, kung ganito ang position ng ating floater, mga idol. So, yan. So, ito yung i-adjust natin na to. So, comment nyo na lang sa baba kung ano tawag dito. Pang stop na yan. Stopper. Parang ganun. Tulak mo lang siya. Iipitin mo lang to, mga idol. Yan, ganyan. Tapos, pipihitin mo siya konti lang. Pag ganun. Iaangat mo lang siya. Yan. Pwedeng... Mas okay, mas pinaka the best kung gagamit ka ng dalawang long nose, mga idol. Ipitin mo itong float. Yan. Ipitin mo itong floater. Yan. Tapos ipitin mo rin tong pang-adjust na to. Yung stopper. Para mapilipit mo siya. Pag ganun, pataas. Or pwedeng vice versa naman, mga idol. Yung floater naman ang i-adjust mo. Hindi mo na i-adjust to. Kasi kung ang floater, mga idol, is nakapwesto nga ng ganito. Yan. Para sumara siya ng sagad. So, ibababa mo ng kaunti itong floater. So, ito naman i-adjust mo. Pababa. Ibe-bend mo lang siya. Pababa. So, ipitin mo tong metal na to. Ayan. Ipitin mo yung metal. Tapos, unti-unti, ibababa mo to. Ayan. Tutulak mo yan hanggang sa bumaba siya. Para bumaba yung floater. So, yun, mga idol. Ganun lang kasimple. Yun. So, yun yung tatlong way kung paano may iwasan yung pagkakaroon ng overflowing ng carburetor natin, mga idol. Una, on-off ng carburetor. Pinaka-debesyon. Kapag tumigil ka or kapag nag-park ka na, so, automatic off mo na yung carburetor mo kapag may problema. Pangalawa, manifold na may suction, mga idol. At fuel cap. Yun. Pinaka the best yun, mga idol. Kasi magpapump lang yung gas kapag naka-on ang makina. Yun. Pupunta lang yung gas sa carburetor kapag naka-on ang makina. Okay. Tapos, isa pa. Last is yung i-adjust natin yung floater. Para sumara yung float valve. Or para sumara ng sagad yung ating mga float valve. So, yun. Ganun na kasimple. Okay. So, kung merong kulang, mga idol, comment nyo lang sa baba. Yan, kung may mga diskarte kayo na pwedeng gawin para may iwasan. Or para mawala yung overflowing ng ating mga carburetor, mga idol, comment nyo lang sa baba. Okay. So, yun. That's it for the video, mga idol. Thank you for watching. As always, ride safe and enjoy riding. Peace!